Hey there my friend, this is your friendly neighborhood Carl Serrano and in this video, pag-uusapan natin kung paano nga ba magbenta ng products sa iyong network marketing business. Isa sa mga reason kung bakit maraming nababurnout na networkers dito sa ating negosyo, sa ating industry ay dahil hindi sila marunong magbenta. In short, hindi sila kumikita as soon as possible. So, hindi naman talaga natin alam kung kailan tayo kikita. Pag nagsimula tayo dito sa network marketing business, hindi natin alam yung eksaktong time kung kailan tayo kikita, magkano kikitain natin, unlike sa employment na meron talagang fixed salary. So, I'm sure karamihan sa inyo, alam nyo na yung training about dyan, yung difference ng pagiging empleyado at saka negosyante. Kung sakaling hindi pa, umattend kayo ng mga training ng company nyo kasi most of the time, yan yung mga basic na tinuturo sa mga network marketing companies. So, yun ang isa sa mga reason bakit talaga marami na ba-burnout na nagko-quit agad. Dahil hindi agad sila kumikita in the shortest period of time. Ngayon, hindi ko naman sinabi na mayroong paraan paano ka kikita ng sobrang bilis, instant, wala namang kasing ganun. Pero mayroong mas mabilis na paraan para kumita ka kaagad kumpara sa typical na ginagawa ng mga networkers, which is yung recruiting. Most of the time, ang mga negosyo, mga network marketing business ay nakafocus lang talaga doon. Yung mga uplines, ganun yung palaging tinuturo. Recruit, multiple accounts, palaging ganyan. So, meron pa kasing isang side ang network marketing, which is doon naman talaga nag-originate ang network marketing. At yun naman talaga yung pinakang purpose noon, nung nagsisimula yung network marketing sa buong mundo, which is yung online selling, which is yung product movement. Okay, yung pagbebenta ng products, hindi pala online selling. Product movement. Okay, pagbebenta ng products natin, mapa-online man or offline. Yung unang panahon kasi, offline lang talaga. Hindi pa naman uso yung internet noon. Pero ngayon may internet na, mas madali na at saka mas mabilis kumpara sa network marketing. So, yun yung ibig kong sabihin na kapag sinabi ko na mas mabilis na paraan para kumita sa network marketing business. So, bakit hindi ito tinuturo ng mga uplines madalas? Kasi most of the time, maliit yung income nila kapag ka nagbebenta ka lang ng products, hindi yung katulad sa binary, no, multiple accounts, mga ganyan, mga pag nagre-record ka ng madami, mas mabilis yung income nila, mas malaking income nila. So most of the time, yung mga ganong klase ng uplines kasi yun yung mga tinatawag ka ng mga makasariling upline, okay, sarili lang nila yung iniisip nila. Hindi naman lahat ganun, pero most of the time yung talagang reason kung bakit. Paano ko yan nalaman? Kasi ginagawa ko rin dati. Nung nagsisimula pa lang ako sa network marketing way back 2013, hindi kami tinuturuan ng selling. Sa totoo lang, dinadown pa kami ng mga uplines namin noon. Ninenegative pa nila kami sa pagbebenta ng product. Yung meron pa nga ako narinig, one time sinabi ng isang upline na kung gusto mo lang magbenta-benta dito sa kumpanya natin, sana nag-abon ka na lang. Isipin mo yung ganong klase ng mindset. So, since nagsisimula pa lang naman ako nung mga time na yon, hindi ko alam na okay lang naman pala magbenta kasi nga, ninenegative kami pagdating sa pagbebenta. And as time goes by, nung nandun pa rin ako sa dating company na yon, nag full time ako kasi akala ko mabilis kikita, which is mali. Okay, mali-mali yung mga ina-expect ko. Akala ko yayaman ako agad, mali-mali yung mga ina-expect ko. So, dumating ako sa point na wala na akong choice, kundi magbenta. Pero sabi ko sa sarili ko, paano ako magbibenta? Eh, ayaw nga kaming turuan nung mga uplines kung paano magbenta. Dinadown kami, mag-recruit lang daw. Yes, upline, do not reinvent the system. At kung ano-ano pang mga walang kakwenta-kwenta mga pinagsasabi nila noon. So, napilitan ako mag-aral ng sarili ko. So, ang ginawa ko, noong 2014, this was 2014 na, noong mga time na yon, nagtingin ako sa Facebook. Okay, nagtingin ako sa, pumunta ako sa mga buy and sell group. Tinignan ko kung anong ginagawa nila, paano magbenta online. So, dun ko unang na-discover yung pagbebenta ng online. Self-discovery lang talaga. Hindi ko na maalala kung nag-Google pa ba ako noon, nag-YouTube, pero yun na naaalala ko. Sa Facebook, tinignan ko lang kung ano yung ginagawa nila. So, 2014 to. Ito yung mga panahon na hindi pa mahigpit si Facebook pagdating sa pagpo-post. Ito yung pwede kang mag-spam sa napakaraming Facebook group. Yun ang ginawa ko. Nakita ko sa mga online seller, typically, nakikita ko is nagpo-post sila ng mga product before and after. So, sabi ko, marami naman kaming before and after. So, gagawin ko rin. Ipo-post ko rin yun. Then, trinay ko lang. Every time, every night. Wala lang. Nagta-trial and error ako kasi hindi ko alam talaga kung anong ginagawa ko. Post-post lang, post-post lang. And then, as time goes by, nagawa akong kumita. Nagawa akong makapagbenta. And noong mga time na yun, malaki kasi yung commission pagdating sa product selling. Noong mga time na yun, nung nandun pa ako sa dati kong company. And ang laki na kinita ko sa product selling. Kahit yung mga uplines ko nagulat din sa akin. Nagtataka sila paano ko yung nagawa. Kasi hindi nga sila nagtuturo kung paano ko ginagawa. Pero kahit na kumikita na ako ng gano'n na malaki, dinadown pa rin nila ako sa pagbebenta ng product online. Bakit? Kasi wala silang commission. Okay? Hindi sila kumikita. Noong mga time kasi na yun, ay walang Unilevel dun sa kumpanya na yun. Alam ko ngayon, meron na
So, wag niyo na lang sigurong banggitin kung alam niyo kung saan ako nanggaling. Alam niyo na kung anong tinutukoy ko, kung alam niyo kung saan ako nanggaling na kampanya. Wag niyo nang banggitin, hindi naman na importante 'yun. Pero nung mga time na 'yan kasi hindi sila kumikita, kaya hindi nila ako tinuturuan at ninenegative pa rin nila ako sa pagbebenta. Wag pa rin magbenta, pinaparinggan ako sa mga training na hindi ka kikita ng malaki sa pagbebenta, hindi ka yayaman sa pagbebenta, which is palaking kalokohan kasi kumikita na nga ako ng malaki sa pagbebenta. At dahil sa pagbebenta ng products online, nagawa ko makasurvive noong mga time na yun, wala akong inaasahan kasi hindi naman ako pwede nang humingi sa magulang kundi na nila ako binibigyan. Wala nang sumusuporta sa akin noong mga time na yun. Pinalayas ako, ewan ko kung alam nyo na yung kwento na yun, hanapin nyo na lang sa website ko yung kwento na yun or kung saan man ang mga videos ko dito na ikwento ko na yun. Later on, na-realize ko na sa buong network marketing career ko, mas malaki yung kinita ko sa pagpa-product selling kumpara sa recruiting. Mas malaki ng sobra. So, sobrang laki ng difference. Pero, ang pinagkaiba lang naman kasi ng network building, which is yung pagre-recruit. Hindi ko naman sinasabi na masama yun ha, kasi nga, doon tayo nagbibuild ng passive income sa recruiting. Yun yung maganda pag nagre-recruit naman, which is building your passive income. Na ang pinupunto ko lang dito is, gagawin mo parehas. Okay, yun yung sinasabi ko dito, yun yung point ko dito. Wala akong sinasabi, mas maganda magbenta kaysa mag-recruit, mas maganda mag-recruit kaysa magbenta. Hindi, gawin mo parehas kasi yan nga yung pinagkakakitaan natin sa industriya natin, di ba? Ngayon, sineshare ko to sa inyo kasi para maunawaan nyo, lalo-lalo na sa inyong mga nagsisimula at lalo-lalo na sa inyong mga hindi pa kumikita, kung gaano ka-importante yung pagbebenta ng products sa internet. So, yun ang maganda naman pagdating sa building. Network building, recruiting is nagbibuild ka ng passive income. Kasi once na naging leaders yung mga tao sa ilalim mo, kahit wala ka nang ginagawa, kikita ka ng malaki. Unlike sa product selling na talagang hands-on, kailangan andun ka. Okay, para sa pagbibenta ng product. So, naiintindihan ko yung part na yon. Pero, same fact, mas malaki pa rin talaga yung kinita ko sa product selling and napakalaki na naitulong nun sa akin para makasurvive sa business. Kasi nga, nag-full-time ako agad-agad, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. So, yun yung isinishare ko sa inyo dito sa video na ito. Paano mo magagawa magbenta ng product sa iyong negosyo? So, syempre, ang tinutukoy ko dito is yung mga tangible products. Yung pagdating dun sa mga digital products sa network marketing, hindi ko siya nire-recommend kasi nga, as of today, na ginagawa ko ng video na to is December 2020, ay hindi pwede pa rin kay SEC yung mga ganung klase ng negosyo, yung walang produkto na nahahawakan, walang produkto na binibenta na nahahawakan, tangible products. So, illegal pa rin yun sa kanila. So, ang pinag-uusapan ko lang dito sa video na ito is tangible products. Usually, pinaka-typical na klase ng mga produkto ay yung mga health and beauty products, mga ganyan, pinaka-typical. Pero marami pa ng mga iba't ibang klase ng product. Pero para sa akin, yun yung pinakamaganda. Kasi maandali niyang i-move at the same time, nauubos kasi yung product na yon. Unlike sa mga product like sapatos, di ba? Ang tagal niyan bago maluma. So, kailan pa ulit? Halimbawa, kung alam ko merong ganong networking before. Ewan ko kung meron pa ngayon. Naikwento sa akin ng mentor ko na napakatagal na ng mga ganong networking. Hindi siya mabilis ma-move or hindi siya nagkakaroon ng mabilis na repeat purchase. Unlike mga health and beauty products, yung skincare products, mga ganyan, mabilis na ubos, mabilis yung repurchase ng mga tao. So, nagkakaroon rin ng mga loyal customer. So, yun yung pinag-uusapan ko about dito. Kung sakasakali man na walang ganun na product yung company mo, wala akong magagawa dyan. So, ang pag-uusapan lang natin is yung mga tangible products. So, ngayon, bibigyan kita ng 3 simple steps kung paano mo magagawa na makapagbenta ng products mo online. Ito na yung pinakang mabilis at pinakamadaling paraan para magawa mo makapagsimulang magbenta agad. Okay? Hindi ko na pakukomplikahin dahil gusto ko na gumawa ka agad ng action. Gusto kong gumawa ka agad kayo ng action sa pinakamabilis na paraan. So, number one is to master your products. Actually, yung sa pag-master ng products, hindi mo naman agad mamamaster yan. Pero ang ibig ko lang sabihin dito is as time goes by na nagbebenta ka, ginagamit mo, syempre, na nakakabisado mo yung produkto. Especially, mas mabilis mong mamamaster yung produkto mo pag ginagamit mo siya kasi ikaw mismo yung nakaka-experience. Pagdating sa mga tao kasi, sa mga prospects, sa mga tao in general, hindi naman kasi importante sa atin kung ano yung ingredients ng product na yan, saan yan ginawa, di ba? Sang bundok mo yan kinuha, hindi naman importante sa kanila. Wala silang pakialam dyan. Ang pinakampakialam ng mga tao, even tayo, kasi customer din naman tayo ng ibang produkto, ay ano yung benefit niyan? Ano yung maitutulong niya sa akin? Makakatulong ba talaga yan sa akin? So, dito na papasok si pagmaster ng product. Kailangan alam mo yung mga frequently asked question pagdating sa product. So, kung hindi mo alam, tanong mo sa mga uplines mo, yung mga kakilala mo sa company nyo na magaling magbenta, kung part ng team nyo, mas madali pagda sa mga uplines mo. Hanapin mo sa mga uplines mo, baka meron dyan magaling magbenta. Tanong mo sa kanya, ano ba yung mga frequently asked question ng mga customer? Yun yung kailangan mong malaman para hindi mo na, para meron kang direction, ano yung kailangan mong malaman. Kesa naman na aalamin mo all about your products, alam mo matrabaho yan,
Pero mas maganda kung frequently asked question na lang. Ibig sabihin rin na frequently asked question, FAQ, is objection din yan eh. Part din yan ng mga objection ng prospect. So ano yung madalas na itatanong pagdating sa product mo? Yun yung kailangan mong malaman. Ikalawa, kailangan mong malaman yung mga benefits ng product nyo. Okay, hindi yung ingredients. Okay. At the back of your mind, okay na alam mo yan. Pero sa experience ko, dito sa negosyo na to, siguro bilang lang sa daliri ko yung nagtanong ng ingredients nung pag nagbebenta kami, nagtatanong ng ingredients ng product. So ang ginagawa ko sa ganun, yung mismong complete ingredients, yung scientific explanation ng ingredients, sinesend ko sa kanila kasi hindi mo naman maintindihan yan. Hindi ko alam ba't tinatanong nila yung ingredients, hindi mo naman maintindihan yan. Buti sana ko naintindihan nila, pero napakadalan yan itanong. So copy-paste na lang pagdating sa mga ganyan. Pero ang importante, benefits, anong naitutulong nitong produkto na to? Saan siya maganda? Saan siya ginagamit? Sino yung mga tao na kailangan nito? So yun yung pag-usapan natin mamaya. So, yun yung ikalawa pagdating sa pagmamaster ng product. And finally, yung pinaka-importante sa lahat, gamitin mo mismo yung produkto. Ikaw mismo yung kailangan ma-experience. Kasi pag na-experience mo, ang dali ng magbenta. Kasi magkukwento ka na lang. And totoo talaga yung kasabihan na sa pagkukwento, makakabenta ka. Meron akong narinig na sabihan sa networking before na kwento-kwento lang, tapos mamaya kwenta-kwenta na. Diba, may point yun. Okay, may point yung kasabihan na yun. Nagkukwento-kwento ka lang, and pag magaling ka kasi magkwento, mas madali kang makabenta. Kasi yun naman ang gusto ng tao. Hindi na wala naman, katulad ng binagit ko kanina, wala silang pakialam sa mga scientific jargon, sa nanggaling yan, sino may gawa, wala silang pakialam dyan. Ang importante sa kanila, makakatulong ba talaga yan? So kung yung kwento mo ay makaka-relate dun sa kausap mo, mataas yung chance na bibili talaga siya ng produkto mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, ayun, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.